Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Kasama sa yung pilan, Atty. Nick Nangit. Mayroon to sa inyong tanan. A.K.A. Chilo. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Dinig ko kasi mainit ulo na yung Atty. Nick eh. Kaya yes, sasabayan natin siya. Ano meron? Alam mo ba, nabuisit talaga ako. Ito mga katambay ha. Nabuisit ako kasi nakarating sa akin ang balita. Binabash pala ako sa UPBAA. Okay. BA, sa College of Business Administration, kung saan ako nanggaling, binabash daw ako. Okay. May isang pahina doon, yung isang guro, na naging teacher ko. Pag nas pinag-uusapan pala ako. Okay, wala. Oo. They have no other, better thing to talk about. Okay. At saka talking behind my back. Kasi hindi ko alam na meron palang ganun. Hindi ko alam na may nag-exist. Tungkol ito, doon sa community pantry. Yung burakengkeng. Oo, tungkol sa community pantry. Okay. Okay. Ang tagal ng issue yun, ano? Yun nga yung naging dahilan, di ba? Okay. Nagulat ako kasi may nagsalita doon. Ang sabi nito, pangalan niya si Ramona Monet Flores. Okay. Ramona Monet S. Flores. Girl, ang hukluban ka na. Aray. Huwag ka na magsuot ng Wonder Woman. Oh, kasi nag-avatar-avatar siya ng Wonder Woman. Ano feeling mo? Ikaw si ano? Si Gal Gadot? Or sabihin na natin si ano? Si, sino ba yung original na Wonder Woman? Si Miss America. O mga katambay. Kasi ang kapalang mukha ng babaeng yon, sabi pa naman niya ganyan. Ang unang pinost niya, sabi niya, ito, meron daw, referring to me, ano, meron daw isang tao na tinawag ako ng kung ano-anong mga pangalan. Okay. Na vile creature, na ganyan-ganyan. Na ang sabi pa, teka, ito, sabi niya, okay. Sabi niya sa akin, itong taong ito, how true, parang gano'n, ano, sabi niya, how true na ito, okay. Sabi niya, damn, sabi niya ganyan, is there someone doing red tag? Bakit problema ba yon pagka nagre-red tag? Eh di ba nga kung mga komunista kayo, dapat proud kayo. Proud kayo, ang pangalagda kayo, ang hiligilig niyo, magtaas ng kamao niyo, kahit nabasa mga kilikili niyo eh. Di ba? Bakit mag-ano, kahit may anghit pa, di ba? Proud kayo eh, di ba, pagpatuloy niyo, di ba? Ba't kayo matatakot, di ba? Sabi ganyan, hey, just help, instead of being crazy, please must report this mokong. Hoy, hukluban ka, gaga. Sabi niya, mass reporting daw. Diyan nagsimula yung mga mass reporting na yan. Okay. Tapos nakalagay nga yung aking picture at saka yung aking pinos. May picture. At saka isip ko, tanga, hindi ka marunong magbasa. Hindi ko kinikriticize yung community pantry as is. Sinabi ko nga magandang intention. Ang problem is, pag naglalagay ka na doon ng mga pamphlets, maglalagay ka ng mga Aus Duterte, maglalagay ka ng kung ano-ano, anti-government, bakit kinakailangan ba yun pag bibigay ka ng tulong? Kailangan ba maghakot ng mga indoctrinate ng mga tao? Check ang babae ka. Tingnan ko ngayon ang kanyang Facebook. Sabi ko, putrages, ito palang babaeng ito, promote niya talaga si Lugaw. Alam na. Lenny, di ba? Pagkatapos, nagsabi, may isang mga nag-reply sa kanya, sabi, there are truly many malevolent people in the world, but they will not be. Malevolent ka? Malevolent ako. Maleficent ako, gaga. Loud and proud. Correct. Tapos sabi, they will not win. Will not win? Nabinoto nga, 16 million nga eh. We already won. Will not win kayo, hindi nagawin, 3% nga kayo eh. Kapal na mukha mo. Sabi ni Ramona Monet S. Flores, UP law grad. Maybe he had Harry Rockway as teacher. Gaga. Hindi ko nga alam na nagtuturo nga si Harry doon eh. Nagtapos ako sa UP law na hindi ko alam na nagtuturo si Harry Rockway. Ni si Madam Miriam nga, hindi ko rin naging teacher. Yun. Kasi day program ako, no? Hindi ako sa evening. Tapos humirit ngayon, sa kaibigan ko. Kaibigan ko pa naman ang kapal ng mukha mo, si Cherry Vi Saldua Castillo. Kasi tax lawyer din yan. Sabi niya kay Ramona, okay. Ma'am, hindi naman siya ganyan dati. I know from SGV pa. He is also a BAA grad from UPD. Nakakapanghinayang talaga. Tarantada ka, Cherry Vi. Anong nakakapanghinayang? Okay. At saka ang isa pa, hindi ako ganun daw dati. Alam mo ba,
hindi ako nagpe-Facebook nung nasa SGV ako. Okay. Sa anong dahilan para magpo-post ako? Eh, wala nga akong Facebook nung time na yon. Not only Gaga. That, how would they know how you felt yes. about these At things? At saka, ano? Why would I speak before? Eh, wala naman akong dapat sabihin nung time na yon. Okay. Tapos, sabi niya, nakakapanginayang. Just because I am dissenting, just because kinikriticize yung community, nangihinayang. Kaya kung sabi ko, nangihinayang din ako sa'yo. Tapos ito pa, humirit pa. Sabi niya ganyan, may pwesto sa admin yan. Sabi nito si Ramona Bonet Esflores, tarantada, ano may pwesto? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan pwesto? Magkano bayad sa akin? Ano salary grade ko? Mag-iimbento ka? Gaga ka? Tapos sabi naman ni Cherry Vai, hindi ko po alam. And then, humirit pa itong si Christine Carlos. Ano ito si Christine Carlos? BA lang yan. Oo. Kasi sa UP, Diliman, merong BAA, okay. May BA. Ang BAA, yan yung creme de la creme. Ang BA, yan yung CDC pa, mga BAA, doon sila napupunta. Si Attorney Nick, BAA. Hindi ako BA lang. BAA, 5-year degree course yan. Creme de la creme, kasi mga klasiko, mga valedictorian. Pero yung mga sinisipa sa amin, napupunta sa BA. Para nga naman, makapag-graduate pa rin sila. Hindi ko alam kung ito si Christine Carlos nito, isa sa mga nasipa, kaya lumipat ng course, or talaga hindi kaya ng utak niya. Okay. Sabi niyang ganyan, hay naku, sinik talaga, turn off, ang daming exclamation point. Pianist turned lawyer yan. Sa isip-isip ko. Who asked your opinion? At saka, I'm not here to turn you on. Hindi kita type, hindi girl ang type ko, Gaga. Tapos, alam mo ito si Christine neto, siya, alam mo yung blandita yan eh. Ako sumasakay ako ng jeep. Nagko-commute ako. Okay. Siya, Reda, hindi. Alam mo siya yung mga sosyalera, na blandita, fashionista, ganyan. Everyday may party. Oo, everyday may party. Sa isip-isip ko, tingin mo sa akin, ako ay ano, ako ay isang sa mga sosyal? Hindi, hampaslupa tayo. Hampaslupa ako. Pagkatapos sabi niya, tapos ito pa, alam mo, kumakanta-kanta ito sa mga French, ano eh, French restaurants eh. Sa isip-isip ko, kung mahal mo ang Pilipinas, pa-French-French ka, pati ka kumanta ng Pilipino. Eh ako, lahat ng concerts ko, palagi ako may OPM. I always promote, even sa abroad, sa France, sa Italy, nagtutugtog ako, talaga I play Filipino music. Eto, French-French, hindi ka naman mukhang Frances, nagpa-blunt ka lang ng buhok mo. Tapos sabi niya ganyan, eto ang nakakabuisit. Sabi niya, working kasi yan for the admin. Eh, tarantada ka, Christine Carlos. Anong working ako for the admin? Sinong opisyalis or anong institution ako miyembro or binabayaran? Sige nga. Simple lang yan. When they have no way of explaining why we can defend this government, galit sila eh. So blinded by their anger, they cannot think of any reason why we would defend this other than sanity. Correct. Diba? Same tayo eh. Pero sila, kailangan, they have to cast us in their light. Sila kasi, they wouldn't support the government unless bayaran sila. Correct. But we're not the same. Oo. Diba? Ito yung weird. Yes. Okay, ito yung weird. Dun sa oral argument sa Supreme Court ng Wednesday, sabi ni Justice Leonen, traditionally, the freedom of speech has been invoked by the dissenter. Yes. Okay. So para sa kanila, covered ng freedom of speech sila. Kasi dissenter. Pero what about us? Hindi ba tayo covered by freedom of speech? Just because we agree. Hindi sabihin mo na tayo protected speech. Just because we agree with the government's moves, with the government's activities. Ano, wala tayong freedom of speech? Yes. Bakit sila nagagalit? Yes, at saka ito sinasabi ni Cherry Vai, sabi nga, hindi naman niya ganyan dati, I am working for a private organization, alam naman tirahin ko. Siyempre, nagbabayad yung mga kliyente sa mismong SGV. Natural, I have to, as a lawyer, you have to protect, you have to be an advocate of your client. Alam naman, criticizing ko yun. Eh, sino nagpapasweldo sa akin Tanga, di ba? Tapos sumirit naman to si Ramona na naman, sabi ganyan, spirit questor daw siya, nasaniba na ng masamang spirito, tanga, tarantada ka rin, di mo rin alam kung anong ginagawa ng spirit questor. Gusto mo, padala ko sa iyo mga spirito, leche ka, tapos may humirit pa, sabi ko, wala silang mga puso, kaya walang imanisyon, nung panahon ng aktivismo noong 1970s, alam mo na, pag sinabing 1970s, ito yung mga komunista, na rebelde. Tawag sa kanila, utak bulate, kawawa naman doon mga bulate, etc. Tapos si June Dalisay, humirit din. Ano ba pinagsasabi nitong vile creature na ito? Why don't you just donate to the poor and hungry can bring food to their families? I suppose you were never even hungry once in your life. You should be upset with yourself. Tarantada. Tarantada. Babae na itong June ito? June, yeah. June, 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 June
pag ako ba tumutulong sa ano, kailangan na mapa-photo ops ako? Kailangan ipakita ko sa buong mundo? Gawain nyo yan eh. Ako never akong gawain ko yung ganyan. Hindi ako nagpapakita sa mga tao kung tumutulong ako. Para ka pa, di ba? Tapos ang sinasabi niya dito, you were never even hungry. Alam mo ba, nung nasa UP Loco, minsan, ang daming beses hindi ako kumakain. Dahil yung class schedule, di ba? Tatakbo ka, so mag-bite or candy na lang. Nasabi niya, never once in your life. At saka kung sabi natin yung serving the government or returning your dues to the government, I've worked with the government for several years. Tapos sabi mo, walang ambag. Tapos sinasabi lang, kasi daw mga ambag, eto na lang, ano? Sabi pa nito, sabi ni Ramona, favorite banat ng DDS, tumulong na lang kayo, ano ang naiambag nyo? Hello, hindi ko nga alam kung ano yung mga ganyan mga kemerut na mga DDS, hindi ko nga alam yan eh. Tapos sabi naman itong, eto, si Ricky Calderon. Humirit din siya sa eksena. Sorry to generalize, but some DDS have malfunctioning brains. Hoy, tarantadong taga-press ka, itong Ricky Calderon. Sana makarating sa'yo to, ha? Kasi sasabihin niyang ganyan, sorry to generalize, i-English-English siya, but some DDS, nag-sum ka na nga, tapos mag-generalize ka, naiintindihan mo ba ang English mo? Pag sinabi mong, you're not generalizing, you don't even have to say it, kasi sinabi mo na nga, some DDS have malfunction. Secondly, anong malfunction pa yung sasabi mo? Itong Ricky Calderon to, alam mo ba? Binasahan ko yun ng tarot cards. Okay. Kasi inimbitahan ako ni Ambet Nabos sa birthday niya. Okay. Hindi ko kakilala to, nagpuntahan. Si Ambet, dinalang ko, syempre, gift ko sa kanya. Sige, magbabasa ako ng tarot cards sa kanya. Biglang sabi niya sa akin, uy, basahan mo naman ng cards yung mga kaibigan ko. Okay, fine. Although wala sa usapan namin, sige. Dumating si Ricky Calderon. Anong sinabi ko sa kanya? Ikaw hirap ka sa pera. Sinabi ko sa kanya. Kasi, tigil-tigilan mo na yung panlalalaki mo. At sinabi ko rin sa kanya, kaya ka nabababad sa utang eh. Bigla na sihiritan yung mga kapwa press niya, sina Janice Davida, sina Lito Tarog, sabi nilang ganyan, oh, flangak, sabi ko na nga sa'yo eh, kasi ang hiligiling niya kumuha ng lalaki. Oh, sino ngayon ang malfunctioning brain? So now na nasagot mo silang lahat. Leche kayo. Ang nakakairita dito, why do you talk behind my back? Bakit hindi harap-harapan? No, the bigger issue also is that ang mga to, because they belong to the opposition. Yes. Ang naiintindihan lang nila na free speech is the right to dissent. Yes. But free speech covers, sabi ng Korte Suprema, ang kino-cover ng malayang pagpapahayag at pagsasalita is the idea that is unpopular. The idea that feels wrong or is different. Yung hindi kinasanayan ng tao. Kaya nire-reject. Ang classic example, of course, si Galileo. Yes. Diba? Ayon kay Galileo, in-extend niya yung Copernican theory of heliocentricity, meaning nasa gitna ng solar system, yung araw. Pero, dahil ang stand ng simbahang Katolika nasa gitna ang mundo dahil gawa tayo ng Diyos. Ang buong universe pumapaligid sa atin. So hindi katanggap-tanggap. So kung nangyari yan sa kapanahunan natin, ang pinoprotektahan na speech is the unpopular one. But that only illustrates na lahat yan covered. Yes. So, hindi natin pinoprotektahan lang the one that we agree with. Correct. But also the one that we disagree with. Pero dito sa mga ito, hindi kasi enough para sa kanila yung disagree. Hindi enough sa kanila na lahat makapagsalita. Hindi nila maatim na mayroong kabaro sila na hindi nag-a-agree sa kanila. Hindi nila matanggap na ako ay galing dun sa same institution and yet hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Yun. Ito ang mahirap UP sa kanila. Lalo na. Oo. Ang mahirap sa kanila, gusto nila sila ang dadakdak. Pag nagsalita ka na kontra sa kanila, galit sila sa'yo. Pag hindi ka naman nagsalita, ano sasabihin nila? Nasaan ang puso mo? Dapat nagsasalita ka kasi ang daming pahirap sa ngayon nangyayari sa paligid. Dapat magsalita ka. Tapos pag magsasalita ka, hindi ka pwede magsalita na napitin mo. Dapat sa aming kaso pumapanik. No government. Tarantado kayo eh. Tapos hindi nila ubus isipin na may motibo tayo na personal lang. Hindi tayo bayaran. Oo. Nag-agree lang tayo. Para sa kanila, taga-UP ka, dapat nagdi-dissent ka. At saka ito hindi. Na lang, never tayo, ito, sabihin natin, di ba? Hindi, never tayo nag-usap sa ating sasabihin, di ba? At so you never control what I'm going to say. I never also control what you're going to say. We don't even know what we're going to say. Biglaan na lang, hindi kami nag-uusap, and yet pareho kami na sinasabi. It's because we know the law, and we know what we are talking about. Pero yung kabila, kailangan iisa ang inyong sasabihin, hindi kayo pwede mag-kumukontra.
Ibig sabihin, meron silang script. Kumieta. Hindi, nakakairita lang talaga. Kasi itong mga ito, hindi ko nga pinupuntahan ang mga pahina nila. Wala akong pakialam. Magsalita kayo dyan kasi I respect your freedom of speech. Eh bakit pag nagsasalita ako, pipigilan niyo ako? Leche kayo. Sinabi ko ba sa inyo pumunta kayo sa pahina ko? Hindi ko naman kayo iniimbitahan. At saka mag-iimbento, yun ang naiinis ako, mag-iimbento na binabayaran daw. Ganyan. Kung ako binabayaran Christine Carlos na mukhang walis ang iyong buhok, okay? At ikaw, Cherry Bay, na akala mo pa sweet-sweet ka, pero ang pangit-pangit mo naman, okay? Itong mga ito, at saka ito si Ramona Monette Flores na ito, nahukluban na, nagpapasweet pa. Girl, kailangan mo ng retinol, ha? Okay. Etong tatlong ito. At saka si Ricky Calderon, huminto ka na sa panlalaki mo. Kung kayong apat kayo, kung mapapatunayan nyo na ako ay bayaran, ipakilanda ka nyo, i-publish nyo, sabihin nyo na talaga ako ay binabayaran. Hindi mag-iimbento kayo. Wala na kasi sila masabi, sasabihin nila, ay yan ay bayaran. Nasaan ang bayad? Sana nga meron, ano? Binibigyan ba? Nasaan? Sino? Kanino galing? Sige nga, check nyo sa COA, check nyo sa lahat. Ang hilig nila mag-ganon, yung mga statements na hindi nila kayang patunayan. Yun na nga eh. Bayaran and all that. O, then, sige. Para sa akin, well, I've been going through that for years now. Ilang taon na, di ba? More than 5 years na. At saka, we have both worked for the government. We have served our dues. Si Trixie, ang tagal-tagal na niya nag-serve sa government. Ako, I've served also for the government. Kasi sabi nila, nasa daw yung ambag dahil daw yung linyahan daw natin. At ako ba, narinig niyo ba ako minsan na nagsabi ako na anong ambag niya? Maybe yung iba. Huwag niyo akong tatanungin, mabalistahan ko. mabalistahan ni Attorney Trixie. At saka, hindi lang ako nagsasabi, kailangan ba ipangalandakan ko kung anong mga pinagagawa ko sa Korte Suprema na tinatamasa niyo ngayon lahat? Oh, yan. Hindi lang ako nagsasalita. Maski nga yung katon, laki ng utang na loob sa akin dahil sa aking position paper, kaya nakapasok dito yung mga CCP, yung mga ano nila, DDP. Hindi boxes. Lang ito yung simpleng I'm a taxpayer and hindi therefore I can yun. Speak. Hindi nila makipasok dito. Tinulungan ko sila kasi nga I'm looking at the law. Kumbaga, nobody tells me what to say or what to do. I just follow the law. Tapos ngayon, itong mga ito, sasabihin nga niya, just because you're following the law, nakita ko na, both as a psychic, nakita ko yung katarantado na gagawin itong sa Maginhawa Street na to. And as a lawyer, nakikita ko na may kalokohan gagawin. Eh, di ba, lumalabas na nga yung kalokohan. Napataas-taas ng kamao pala itong mga ito, di ba? Eh, kung proud kayo sa inyong ginagawa, bakit nyo kinahihiya? And you know what they were ticked off about? Nasabi mo, hindi lang siya agree dun sa community pantry. Dun sa ginagawa nila sa community pantry. Wala kami, I don't think anybody is against feeding the hungry. Pero gusto nila ipalabas na ganon. Tama. Ang ino-objecta namin, yung social distancing issues, yung violation ng health protocols, violation ng curfew. Tapos, feeling nila, exempt sila. Yun na nga. At diba? Naglalagay pa sila na bawal daw doon ng mga PNP. Tama ba yun? And then, ayun, nagkagulo na nga yung kay Angel. Ayun. And then, after a while, ayun na nga, nagkakasakit na ang mga tao. Correct. So, tama ba yun? Hindi ba pwede kami magsabi na, ano, and even then, why can't I dissent to a community pantry? Why can't I say, I prefer government does this? Yes. Okay? Why can't I say this? Bakit hindi kami pwedeng mag-ambag ng ganong klaseng ideya? At saka, alam mo, sacred ba itong community pantry? At saka, sacred ba ang si gusto nila ipakita, the government is really bagsak. Yun ang gusto nila i-push. Hindi na nakikita yung mga magagandang ginagawa ng pamahalaan. And just because you are saying na may maganda, sabihin nila sa'yo, bulag ka, tanga ka. Tarantado kayo, hindi nyo ba nakikita? Huwag kayo gumamit ng Skyway Free. Diba? Magbayad kayo ng taxes. Huwag niyo kunin yung 250,000 exemption niyo. Mag-ambag kaya kayo sa ano, sa field niyo. Gusto niyo mag-community pantry, malaki yung ano, itataas ng mga infection rates, pero hindi naman kayo nagdadagdag dun sa ano, sa PhilHealth. Correct. At sino ba nagbabayad ng premiums ng PhilHealth ng mga taong mahihirap? Hindi ba gobyerno through the sin taxes? At saka, business school ito. Bakit hindi nyo ba nakita na merong kalokohang ginagawa doon sa kontrata pagdating sa tubig? Buti nga nasilip ngayon Ayun. Hindi kayo nagpapasalamat doon? Sa tinagal-tagal ng Manila Water at saka Maynila, including the successor in interest and predecessor in interest, hindi kayo umangal dun sa harap-harapan tayong ninanakaw nitong mga water companies. Nasaan yung dissent ninyo nun? Tama. Como ba't Ayala o mga Lopez ang may hawak?
suddenly ano sila, sacred oo, din sila, biglang, parang si Padusa. Untouchable? Oo. Na hindi tayo pwedeng magsalita laban sa kanila simply because sinasanto ninyo itong correct mga to. At sa kanong time na nasa SGV ako, natural, syempre, kunyari ang kliyente ko, Ayala, alam nga mami sasabihin ako laban sa Ayala. Diba? Eh ako isang hamak na hampas lupa lang roon, tagagawa lang na iniuutos sa akin. Tapos gusto nila, dapat doon na nagsasalita na ako, eh tarantado kayo, meron ako employee ako doon, magsasalita ako, eh hindi ako employee eh, hindi niya nakikita yung kaibahan. I'm a freelance person, I speak my mind out, hindi ako nakokontrol kahit nino, kahit sino. Tapos sabihin sa akin, kailangan pa magsasalita ako, itong Christine Carlos nito, itong Christine Carlos, sasabihin ganyan. Inis ako, sasabihin niya ganyan, kasi binabayaran niya ng admin. Tarantada ka, Christine ka. Tarantada ka talaga. So ano, yun nga, isa pa yan, yung sa paulit-ulit na sinasabi ng mga dissenters, na bayaran daw yung mga top bloggers, yung mga bloggers na ano, yung mga nagsasalita. Na, no, it just so happens that a lot of people share it. Exactly. Maraming nagsusunod sa amin. Kasi nag-agree sila dun sa mga ideya na nilalabas namin. Gayun pa man, parang wala silang maisip na motivation. Bakit nangyayari ito? Kasi bayaran sila. Yun lang ang sasabihin niya. Eh, sino ba ang bayaran? Di ba nagsalita na nga si Madam Claudia? Di ba nagsalita na nga yung mga lumabas na esplok sa mga video nila? At ito nga mismo si Pambansang Pangit, di ba? So, ang dami na sa side ninyo. Tapos hindi nyo nakikita yon. Tapos hangang-hanga kayo kay Lenny. Ikaw Ramona Monet Flores ka. Hangang-hanga ka doon. 4 times 40. 1,600, hangang-hanga ka doon. Yung sasabihin ganyan, I have 3 daughters, they are all girls. Tapos dalawa ang panganay ko, hanga ka sa ganon? Yung mga ano yan? Panganay ko. Kailangan mag-agree ako dahil sinabi niya, I have 2 panganays, a-agree ako? Stupid na ka. Talaga na, iinis ako sa mga ganito. Ang sarap-sarap pa naman ang aking ano. Siyempre, nanonood na naman ako ng Nyorno, di ba? Yung aking pastime, Nyorno sa Twitter. Pinapanood ko na naman yung mga pakangkak at burikak na Twitterians. Ayun ang ginagawa ko. Biglang may magchichika sa akin na sasabihin sa akin, uy, binabash ka. Isip ko, meron pa lang ganun bahina. Ayun nga, kay babash ako. Ang nakakagulat lang dito, yung mga taong tinatrato kong kaibigan, sasama sa pagbabash sa akin. In other words, you were never my friends to begin with pala. Yun yung... Kasi as a friend, ako, hindi ko pipigilan magsalita ka dyan against the government. Okay lang, fine, magsalita kang ganyan kung may makikinig sa'yo. Dito nagkakaalaman ng pagkatao eh. Pagka hindi na kayo nag-agree sa yun politika. Yun na nga eh. Ayan ha. Ano, irespeto na lang. Kasi ako irespeto. Hindi ko nga pinapasok yung mga page nila. Magsalita kayo ganyan. Wala akong pakialam. Kasi freedom of speech yan. Meron ako mga kaibigan, dilaw man sila, natili kami magkaibigan. Oh, walang pakialaman. Walang pakialaman. Ako baka meron. May nagsabi na, o ba't kaibigan mo si ganyan? Ba't diba, kailangan ba i-unfriend mo? DDS yan, hindi ba ano? Sasabihin lang nila, okay lang naman kami sa pagkakaiba namin. Oo, okay lang yun. Respect the differences in political opinion. Ganun din ako, dun hindi sa yung mga ano, kaibigan at, na dilaw. Okay lang sana kung sinabi na lang nila na, ay kaibigan ko yan, bahala kayo mag-usap, I will not interfere. Eh, pero gagatungan at mag-iimbento pa, sasabihin ganyan, binabayaran daw ng admin. Sige nga, Christine Carlos, ikaw na feeling French ka. Feeling ka French. Ako French talaga. Pok-pok ako sa France in my past life. Ikaw, ano ka? Ibig sabihin, patunayan mo, hindi nadakdak kayo. Tapos hihirit pa yung isa, sinasabi, sinaniban ng espiritu. Kung sinaniban ako, patunayan mo rin. Ikaw matandang hukluban ka. And ano dito, what's really disappointing ay, ano, kayo, disappointed kayo sa amin kasi mga taga-UP kami, tapos hindi kami nag-agree sa inyo. Pero mas nakaka-disappoint yung kababawan ng pagsasalita ninyo, that creature, malevolent, vile, mga ganun. Yung isa, sinabihan na ako na, stop bashing VP Lenny. Why? Diba? Why? Diba hindi nila masagot yung why? Ito nga. She's helping. She's always working. You stop bashing Duterte because he's helping. He's always working. Yes. O, ditablado na tayo. Ito nga si Ramona. Nakita ko rin. Nagpo-po siya na yes to ABS-CBN. Tarantada ka rin pala, no? Kasi, yan ay hindi tinanggalan. Nag-expire ang prangkisa niyan. Hanggang ngayon, hindi nga nila mapatunayan yung titulo sa lupa. Yes. May mga unconscionable tax practices ang ABS. Kung tinanong kita, Ramona, sige,
Nasaan ang titulo? Masasagot mo ako? O pag tinanong kita, yung ginawa sa Big Dipper, masasagot mo rin ba ako? Hindi. Tapos yes ka dyan sa ABS-CBN. Mm. Tanga ka pala talaga. Patagaga mo. Kadalasan, yung batas natin is called upon to protect the unpopular idea. Mm. Pero that doesn't mean na wala ng freedom of speech yung popular idea. Yes. So hindi komot nasa ano, nasasabi ng batas na ayan yung mga dissenters may karapatan yan magsalita. Ibig sabihin nawalan kami yung popular opinion ng karapatan magsalita. Yes. Diba? Ayun nga lang, mas madali ibenta yung idea namin kasi yung idea ninyo. Ngayon kung nagugulat si Cherry Vice sa akin, bakit ang mga salitang ginagamit ko ay puro mga wurika, pakangkang, kasi hindi pwede ang sweet language sa mga teroristang komunista. Hindi nila maiintindihan yan. Kailangan bababa ako sa level nila na kailangan yung lingway na iintindihan nila. Kaya sinasabi ko, mga pakangkang, mga burikak, ngayon kung nasasyak ka dyan, eh di masyak ka, pakialam ko sa'yo. Diba? Huwag ka makinig sa akin. Eh bakit na issue sa'yo yun? Tarantada, gaga talaga yung babae niya. To think na, ngayon ko naiisip, yung pinagsamahan pala namin, or kaplastikan pala niya yun. Maraming ganyan. Nakakagulat. Or hindi talaga tunay na kaibigan. Kasi, ano ba naman, parang religion yan eh, yung politics, di ba? Ikaw ba pwede ko bang sabihin na, oh Kadiri, you're mangkukulam. Oh, diba? Diba? I can't do that. Galangin mo. Kasi diba? Ganun din ako. And speaking ano, of which, diba? Alam mo, tinulak nyo lang ako ha. Cherry Vai Castillo, Saldua, Ricky Calderon, Ramona Monet Flores, at saka Christine Carlos, tinulak nyo lang ako. Humanda kayo sa karayong ko. Ala. Mahirap kalaban. Yung ginawa ko doon sa ano, doon sa lumba-lumba, ano ngayon na nangyayari? Hahanapin niya ang sarili niya. Hahanapin niya ang sarili. Gusto niyo hahanapin niyo rin sarili niyo o hindi niyo na makikita ang sarili niyo? Speaking of, isa pa yan. Makikigulo ka sa social media. Oo. Kakikipagbalahuraan ka. Magsasabi ka na, ano, sana manalo na si Lenny para mabumalik ang disente. Ibig sabihin lahat kami, hindi disente. Okay na ako. Okay na ako, madam, na hindi ako maging disente. Okay kung lang. Ang kasama ko lang, yung mga katulad ninyo, na lakas mong bash, tapos pag nabalikan, di ba? Iiyak-iyak. I have to collect myself. Madam, hindi ko binabatikos yung... Ano ba to? State of mental health ninyo. Oh. Pero magkaliwanagan lang muna tayo dun sa inyong black and white, Balmain. Balmain ba yung pronunciation? Oo, Balmain. Balmain. Na suit. Okay? Na pagtawanan ng mga tao sa social media. Alam ko na hurt kayo doon. Pero, wag po tayong magkalingatan. Kasi, unang-una, sino ba nag-take ng pictures na yon? Ayon dun sa IG ninyo, anak ninyo. So, dahil medyo weirdo yung yung appreciation. Kasi, proud na proud ka. Wala namang kaming batikos na proud mother ka. So, pinost mo yung pictures na tinik ni Frankie. Gayun pa man, hindi ko matuwan-tuwa ka at bilib na bilib ka sa anak mo, lahat kami, mabibentahan mo ng ganun. May differences of opinion. Just because gusto yan ng pamilya mo, hindi sabihin gusto yan ng buong Pilipinas. Umanda diba? Ka, pinost mo eh. Pinost mo. Public figure ka. Tapos so mabibigla ka na pinagtatawanan ng mga tao. I agree that you lost weight, Miss Sharon. At you know what I wanted to do? Mm-mm. May mga pictures din ako with ukay-ukay sa black. Of course, yung iba designer label. Nevertheless, hampas lupa po kami. Correct. Hindi ko maa-afford yung Balmain. Tama. Pero, I think na, sige, I wanted to post her pictures with my picture side by side. Pareho kaming amateur photographers ni Frankie. Mm-mm. And so I think that would have been a good idea. And then, to promote body positivity. Mm-hmm. Everybody, let's all post pictures of ourselves. Correct. In black and white outfits, di ba? Para masamahan naman ang lola nyo. Akaso, napangunahan na ng, I have to collect myself. I have to breathe. Diba? Don't come to a fight and then cry na tinamaan ka. Titiklo pagka tinira-tira na. Makikigulo ka. Magulo kami, kaya namin. Yung bakbakan sa social media. We've been called horrible, horrendous things. At saka, ito pa, anong kinalaman ng pagiging pianista ko sa pagiging abogado ko? Ang hindi nga si Christine, the pianist turned lawyer,
Ano kinalaman? Diba? Ito si Ricky. Ipipili talaga nila para lang siraan ang isang tao. Kasi ito si Ricky Calderon na ito. Ano ang expression sa mukha mo na sinabi ko sa'yo na nalalaki ka? Na nagbabayad ka? Di ba na tulala ka lang? Dahil nagulat ka at sinang-ayunan ako ng lahat ng mga kasaman mo sa press. Hindi kita kilala pero sinabi ko yun. Harapan sa mukha mo. Ayun. Yun yung pandake ko kung maitim kasi. Diba, sinabi ko sa kanya talaga harapan. Siyempre mali ko kung kanyang background. Ito pa yung masakit ito. Dahil dilaw sila, may mga the liberalist thought, kapag hindi na, na-hurt sila, tinawag siyang, let's say, example lang to ha, tinawag siyang mataba. Ay, that's so politically incorrect. So ngayon, gusto na ninyong magtayo ng panibagong value system na kailangan kami mag-conform. Eh sa totoo namang mataba ka, anong gusto ninyo? Mag-lie ako. Gusto ninyo na, ay hindi, dapat hindi nagsasalita ng ganyang masama. Yun. Hindi pwedeng mong sabihin pandak, kahit pandak talaga yung tao. Gusto ninyo, height challenge. Kahit bobo yung tao, intellectually challenged. Alam mo, nagkaroon kasi ng paradigm shift eh. Kaya nagugulat sila, hindi nila akalain may mga tao ngayon magsasalita ng hayagan at harapan at gagamitin mga salita na ayaw nila marinig kasi na-hurt sila. Kasi nasanay sila sa loob sila ng mga gated villages. Sino ngayon ang hindi, ang tutol sa free speech? Kasi gawa kayo ng gawa ng rules ng political correctness para ma-minimize yung free speech. Eh, ano ba yung mga komedyante natin? Madalas nakakasuhan ng libel yung mga yan. Pero gayon pa man, hindi ba free speech yun? Dapat may karapatan rin tayong i-bash yung ating mga public officials, famous personalities and all that. Bakit? Human nature yan, you want to be above the crowd. Ibig sabihin, nakikita ka namin. Nakikita din namin lahat ng flaws. Alam nga naman sabihin namin, yung ganda-ganda mo, pero ikaw yung pambansang pangit. Oo. Diba? Ito na lang. Ito, today, diba? Diba, na national costume pala, maiba tayo. Ito si Rabia, diba? Di syempre. Oh my gosh! Si Catriona mismo nagsabi, top 6 niya, hindi ka kasama girl. Alam mo, natatawa ako. Freedom of speech ito, kasi hindi ko gusto ang iyong feather duster na suot. Tapos may nag-comment pa, but wala daw yung headdress niya. Eh baka magkaroon ng violation, meron tayong batas. Flag and heraldic code. Eh tapos, alam mo, nakita mo kung paano siya maglakad. Kangka. Sorry! Diba? Sakang ba? Hindi, kasi hiwalay yung hiwalay feet. Para yung stand niya, nakahiwalay yung feet, pero hindi naka-lift yung hip. Walang voice, walang finesse. So, normally, di ba, yan, modeling stance yan. Naka-lift yung hip mo, pero naka-spread yung legs mo. Sa kanya, hindi eh. Sa kanya, nakahiwalay yung legs, pero hindi naka-lift yung hip. So, mukha siyang sakang. Mukhang sakang talaga. So, mukhang parang early stages ng panganganak. Ganon. So, mukha siyang feather duster na nanganganak. Tama. Ako naman, tingin ko mukhang majorette. Kasi mabong Flores de Mayo, di ba? Mas maganda pa nga yung damit ni Thailand, yung Siamese fish. Maganda. Ang diba? Fairness. Very creative. Maganda. Kaya ito, freedom of speech. Kaya pagka hindi ka na naman sumayon, sabi sa'yo, kasi ganyan ko. Bakit hindi ako pwede magsalita? Napapangitan ako? Kailangan ba sasabihin ko, ang ganda-ganda kahit na hindi totoo? Kaya nga, babalik yan dun sa hinihikayat ng Rappler mga inquirer na bakit daw sa social media, galit na galit sila dun sa mga popular social media personalities kasi hindi sila nagko-conform dun sa mga polite behavior nila. Pero mas gusto ko na yung balahura magsalita. Pero nagpapakatotoo. Yes. Kesa yung mga, yung galing-galing ni Noy-Noy na alam naman natin na ultra-corrupt yung kanyang administrasyon. At sa kanyang time na yun, hindi ako pwede siyempre magsasalita. Una, kasi hindi naman ako active sa FB. Ang dami kong ginagawa. Yun, mas may time ako. Pipigilan ako sa pagsasalita ko. At mag-iimbento pa. Kaya, sa totoo lang, Miss Rabia, ako, I never bashed Rabia. And I thought that she has always been misunderstood. Pero ito, objective na ito eh. Ang sama ng national costume mo, Miss Rabia. Ang sama talaga. Mukha kang may suot na feathered forceps. Diba? Ang sagwa talaga. So anyway. So magbabalikan tambayan. Ang oras natin, 12:35 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. DWIZ! Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Babalikan tambayan kasama sa Himpilan at Ninek Nangyan.
Yes. Mr. Dion, Beyonce, wala na? Kamusta po kayo? Wow, wow. The viewer. The viewer. Kami galit ko pa. Parang is this an alternate universe? Oo ba? Ako po si Trixie Cruz Angeles. And we're talking about free speech. Yes. Diba? Pero ano, I'd like to point out, sige, hindi ba yung Kongreso at saka ang Senado, uh-oh, gusto nila mag-issue ng resolution para kay Ms. Patricia Ng? Oo. Okay. Puring-puri sila. Puring-puri. Mm. Pero I would like to point out the inequity, yes, of this. Mga darling sa Senado at sa House, uh-uh, bakit nung nagkaroon ng Duterte's kitchen, uh-uh, right after the president's inauguration, andyan yan, nagpapakain ng mahirap at tuloy-tuloy pa rin, by the way. Hanggang up to now, nagpapakain pa rin, pero mobile yung Duterte's uh-uh kitchen. Without fanfare, without, ano, bihirang-bihirang uh-uh na, parang ako lang yata nagpo-post eh. Uh-uh. Na, and that's only when I catch them. Yes. Oy, nakita ko yan dyan yung Duterte's kitchen. Correct. They have no press releases. Uh-oh. And yet, socially distanced. And yet, may Senate or House resolution. Meron ba? Ang community pantry ni Patricia noon. Yes. Why that? Hindi. Why single her out? Bakit siya lang? Di ba even yung religion nitong ano, yung SMNI, yung ano, at saka yung sa iglesia. Sa INC, may linga. Meron din silang sarili nila na very quiet sila. Bakit wala silang resolution? Bakit tahimik kayo sa Kongreso dyan? Bakit hindi kayo nagsasalita na pinupuri nyo rin? Mm. Pinupuri nyo itong non na ito? Uh-huh. Just because nagtataas siya ng kamay at basa ang kilikili? May $20,000 na ano, donation. Na donation? So, yun nga, the idea is, ano, so ganun, pagka kayo pumapanig sa particular na ano na tao, ay kayo, you're being brave and noble and protecting ano human rights or whatever it is that's in your agenda today, di ba? Pero kami, if we do the exact same thing, mm-mm, hindi kami deserving ng accolades ninyo. Oh, sige, siya. Okay na. Masama kaming tao. Hampas lupa. Dito na lang ako sa panig namin. Correct. At least dito totoo kami. Mas gusto ko naman na ano, na sumasakay ako ng jeep kaysa naman yung magpapakulay ako ng buhok at kakanta-kanta ako, magpipilit ako para ako isang Pranse, taga-France. Uh-huh. Magpapanggap na isang French. Uh-huh. Ika French, ha? Tsura mo palang pangoilong mo. Diba? Ilan mo ako. Diba? So, yun yun eh. Inis ako sa mga ganyan eh. Bulag ka na lang kung hindi mo nakikita na tinatattle yung mga pages namin. Nasususpend every so often. Yun lang naman ang ginagawa nila eh. Si Laila, humihirit, nasuspended daw siya. Who cares? Sino? Laila De Lima? Like I can. The media always picks up your ano your what you call missives. Hindi ko alam pa rin siya. Ba nakita mo? Na ano? May pahina si Laila De Lima. Ay talaga meron. Yung kita mo sa binasa. As nagko-complain siya. Uh-huh. Hello, wala kang karapat na mag-complain. Kami nga dapat kasi konting ano kami biglang suspend, throttled, o kaya block. O kaya di ba yung extended extended version? Yan. 3 days, biglang 7 days, biglang 30 days. Ano ka? Ilang buwan na ako throttled since November 2020. Yes. Oh, di ba? Partida 'yan, nakaka-millions ang reach ko. Nagagalit na nga yung Facebook every so often tina-throttle kami. Babagsak yung number of views. Rarap-rapin ko na naman tapos thank you dun sa mga nagsusuporta, nagfo-follow, like at share. Pero, sa Luminous. Yes. Ang laking tulong nyo po, lumalaki na naman yung reach at natin. I-support. Keep doing. Yes, i-support nyo lahat ng mga pages ng mga for the government. Kasi ang style nila, pipigilan eh. Kami nagsasabi kasi ng mga katotohanan eh. Hindi yung kabilang grupo, wala naman sila sasabing katotohanan. Mass report lang sila kasi ayaw nilang marinig na ng Pilipino ang mga pinagsasabi namin dito. Pagkatapos, ito nga, yung gusto mo pag-usapan natin yung ano, yung bagong bill? Yeah. May bagong bill kasi na free speech din yan. Free speech din to kasi may final na bill. Ito si Rufus Rodriguez na sinasabi, magkikreate daw ng Music Development Council of the Philippines. Oh, i-require na daw ang lahat ng radio stations na merong music na magpatugtog na kailangan OPM. Pag sinabi OPM, original Filipino. Ilan na music daw ang yung nasa bill? Ilan ang dapat papatugtog? Okay, iba-iba eh. Iba-iba. Hindi lang yung 4 hours per hour. So, kailangan, marami. Kasi meron ng substituted bill. Kasi may mga ibang bills pa, pero wala pa akong kopya ng substituted bill. Okay. Pero imina-mandate, ito nagulat lang ako. Kasi merong mga, ano yan, may explanatory portion yan eh. Ina-explain mo yung batas, ganyan-ganyan.
walang binanggit about President Marcos. Ang binabanggit lang, Constitution. Okay. Sa isip-isip ko, bakit hindi niya mabigyan ng credit where credit is due? It's a fact. Hindi naman pwedeng burahin sa history yan. Talagang it's a fact that diba? In 1975, before OPM, meron tayong tinatawag na Manila Sound. Yes. Manila Sound, yung mga naririnig niyo mga VST and company. Hotdog. Hotdog. Manila Sound. Yung si ano, yung ano bang yung kumanta ng Sa Aking Pag-iisa? Cinderella ba yun? Cinderella. Cinderella. Galing hotdog yan. Na incidentally, ginagawan ko ng arrangement. Kasi mga binabalik yung 1970s music eh. Nung time na yun, napansin ni President Marcos, kaya nga nag-issue siya ng isang presidential decree na sinasabi niya, yung mga radio stations na hindi naman nila ginagamit ang kanilang pag-isa, tatanggalin na. Tapos inililipat from the radio control board dito sa sinasabi nating ano another organization na nire-require niya na kailangan merong Filipino music at least one for every hour. Okay. So kasi nga napansin niya noon na ginagamit nga ang mga ang media para sa mga insurgents. Kasi siguro napuno na si President Marcos nung time na yon kasi lahat tuligsa ng tuligsa, di ba? Kasi ito yung mga taong nagkukontsabahan na yung mga oligarki at saka yung mga komunista, nagsasama na sila. They're ganging up on President Marcos. Mabait lang talaga si President Marcos kasi hindi niya tinuli yung ano yung sa EDSA, di ba? Sinabi, may nagsabi, Sir, bubombay na. Diba? Sabi ni Verian. Si General Verian. Bubombay na tayo. No bloodshed, di ba? Unlike nung panahon ni Cory, yung nangyari sa Mendiola, talagang na-massacre yan. Tapos, tahimik sila, yung mga dilawa na yan. Nung time na yon, sinabi na ni President Marcos, kailangan merong ganito, Filipino music. Okay. Nung pumasok si Cory, nagkaroon siya ng executive order, okay, na sinasabi doon, four. OPM every hour. Okay. Pero bakit dito sa explanatory note ni Rufus Rodriguez and company, walang sinasabi about President Marcos? Kasi kailangan i-explain mo yung history eh. Okay, inumit mo yan. But it's a fact. Yes. Sinimulan niya ni President Marcos, gumagawa lang kayo, nagpapapapel lang kayo, kunyari sinusuportahan niyo ang mga ang mga artist. Pero may defect kasi itong batas na ito eh. Itong panukala pa lang na ito, may defect. Kasi hindi sinasabi kung ano, paano yung mga classical performers? Kasi kagaya namin, talagang ano kami, foreign mga compositions. Ibig sabihin, wala kaming airtime. Kasi ang bibigyan lang ng airtime, ito lang mga, itong mga, nag-compose ka, ganyan. And also, wala ring restriction. Paano kung mga aktivista ang itutugtog dyan? Kasi nung panahon ni President Marcos, sinasabi doon na kailangan patriotism, love for country. Pero dito sa bill nito, walang ganun. So, delikado. Kasi papasukin ito ng mga, syempre, alam mo naman, yung mga galamay, surreptitiously, papasukin nila yan, tapos magpapatugtog sila ng mga lyrics laban sa gobyerno. Anong gagawin ng pamahalaan? Wala. Kasi may batas. Yun pa lang, may didiprensya na. Ito Music Development Council. And then, inalate natin ito sa experience mo, doon sa NCCA, di ba? Yeah. Kasi meron tayong tinatawag na Phil's Cup, di ba? Yeah. Yan. Yeah. Anong role ng Phil's Cup natin? Phil's Cup, tapos may OPM pa. Those are two different collecting agencies. Yes. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagpatugtog sa isang let's say restaurant, magbabayad ka. But the question is, nakikinabang ba ang mga artists sa kinokolekta? Yan. Ito yan. Yung OPM, nangongolekta sila. Ito yung kina Ogie Alcacid, ha? Yes. Tawayan nyo si Ogie at tanongin nyo, i-audit yung OPM. Ogie Alcacid. They took the name from original Filipino music. Yes. Pero ginawang organisasyon ng mga Pilipinong musikero. Tama. Okay, yung OPM, kapag may dumadating dito na foreign artist at magko-concert, parang may pataw na ano, na bayad 'yon. Take note, walang batas 'yan. Correct. Ginagawa lang 'yan ano, with a memorandum between the Immigrations, the Bureau of Immigrations and OPM, a private entity. Yes. Nagbabayad yung foreign artist para ibigay sa OPM as a requirement para makapag-perform sila dito in addition to paying their taxes. Yes. Ang tanong,
public money ba yon? Public purpose ba ito? Mm-mm. Why is this particular group getting this particular kind of benefit? Mm-mm. While the indie artists correct. Get zero. Tama. Okay? Ang OPM are composed of primarily pop musicians, mm-mm. meaning bumibenta na sila. Mm-mm. Ito na nga sina Ogi, Gary V, Jim Paredes, etc. na kumikita naman, samantalang indie musicians who are not or sometimes not protected by a label, mm-mm. not protected by ano by more ano tuso managers that are not mainstream, mm-mm. wala silang nakukuha, samantalang sila yung nangangailangan ng protection natin, yes. dahil ang laki ng creativity with very very little, pero hindi sila nakaka-break in the same way that the pop musicians are getting their breaks. Yes. Okay. Next, nag-introduce din sila ng bill mm-hmm. para i-formalize na yung gawa ng batas. Mm-hmm. Tanong ng mga indie musicians, eh kami, tama. Anong meron sa amin? Mm. Yes. Okay, furthermore, nagkaroon ng PhilsCap. Ang PhilsCap, ito ay collecting agent. Mm-mm. Kasi every time magpapatugtog ka ng Pinoy music, mm-mm. nangongolekta ang PhilsCap para mm-mm. ibigay sa kompositor. Ayun. Okay yan. Oo, maganda copyright idea. Yan. Magandang oo. Idea. Ito yung tanong. Bakit yung ibang mga kompositor, hindi nila natatanggap yung kanilang mga royalties? Mm. Pangalawa, pag tinanong mo, yung OPM, ay hindi namin mahanap, so naging kanila. Mm-mm. Wala namang ganoon, dapat, di ba? Dapat isa-set aside niyan for the heirs. O furthermore, ilang taon nang hindi na-audit ang PhilsCap. O yan, isa pa yan. Sabihin na natin, more than 10 years. Hindi na-audit. So saan napupunta? Conservative estimate. Saan ang pera? Saan napunta yung pera? Natatamasa ba yan ng mga compositor? Alam mo, kaya ako nalaman to kasi may GC kami. GC ng mga ano, mga artists, okay? Mm. Na indie to ha, yung mga indie. Nagulat ako, nag-comment lang ako, sabi ko ganyan, bakit hindi nilagay, sabi ko, can I have a copy of the substituted bill para mabasa ko? Sabi ko, bakit kasi napansin ko doon sa mga bills na hindi pa substituted, bakit ang walang reference to President Marcos. Mm-hmm. Also, wala rin protection kasi kung ikaw, let's say ikaw, meron kang composition, unahan ba yan? E paano yung mga mayayaman na gusto nila babayaran nila na para sila ang i-air? E paano yung mga baguhan? Yung mga wala pang hindi pa kilala? Wala ba silang free na dapat kailangan, ano, meron ka isang space or naka-allot ang time para sa kanila. Mm. Walang ganun. Tapos nagsasaya na itong mga nasa GCS. Uy, maganda to. Hindi lang nila nakikita how to operationalize it. Tapos nung tinanong ko nga, bakit ito na si President Marcos? Bigang tahimik. Bigang sabi ko, ito ba mga indie artists ito? Ito toong indie artists? O baka mga representante na naman ito ng mga komunistang rebelde? Yun ang iniisip ko, no? Kasi dapat yan, sabihin nila, this is for us. So dapat lahat tayo, we should give credit where credit is due. O kaya kinakailangan, may equal time lahat at saka dapat nakalagay dito sa bill na ito yung patriotism and nationalism. Hindi tutulig sa ina naman ng pamahalaan. Kasi napansin ko yan, ano? Maski sa Cinemalaya, lahat ng mga pinapakita nilang mga pelikula doon, meron pa sa ring. Meron pa sa ring, meron tutulig sa inang pangulo. Kagaya nung isa, yung tungkol sa lola na nag-alaga ng isang ano niya, apo. O di okay na sana yung story. Pagdating sa ending, natanggal siya sa trabaho kasi nagtatrabaho siya bilang isang nagpo-photocopy sa UP. Naglalakad siya, biglang nag-focus ba naman doon sa mga nagtataas ng kamay na ganyan na makibaka na walang doon na trabaho. Ano connection sa storya? Wala lang, may rally lang sa'yo pinakakalaya. Oh, yun nga eh. Tapos napapalakpakan ng mga tao. Sabi ko, leche to, ang crowd dito. Mm-hmm. Puro mga komunistang rebelde siguro to. And yet, nasa loob sila ng CCP. Sino ba nagpatayo ng CCP? Si President Marcos, tinatamasa nyo. Tinatamasa nyo yung panahon noon. Tapos tutulig sa inyo. Ang pa-plastic nyo. Mm. Diba? So, pero in the meantime, we still have to clean up all of the mess that that the various Aquino and Aquino-aligned administrations left behind. Diba? Kaya nga eh, kaya itong tungkol dito sa PhilsCap, oy, mag-produce kayo ng records ninyo ha. At saka nang dami na akong kilala mga kompositor, mga songwriters na parang tingi-tingi lang. At saka wala sila, hindi talaga sila pa-protectionan. And yet ang mga board meetings nila ha, pag nakikita ko, wow. Ang bongga nila, sobra. Oo, sino ba mga nandiyan? Si Ogi Alcacid, sino pa? Jean. Parang forever na yata si forever na sila, hindi na yata napapalitan. Hindi na yata sila nag-i-election ni. Oo, parang hindi. I-election pa ba? Ngayon, yung mga artists ato, para to sa mga musicians, mga artists, mga performers, kailangan siguraduhin nyo na meron kayong free time. Hindi yung
unahan, kung may pera ka, ikaw ang unang ipopromote sa radyo. Kasi ganyan na yan, ipapasok na dyan May pera, o babayaran ko na lang para ako yung palagi ipatutugtugin. Ay, kawawa kayong mga baguhan. Wala rin. Ay, sa totoo lang, ang daming magagaling. Ang daming, ang daming yung mga bata. Brilliant. So many, brilliant. Kung nagpupunta kayo dati, wala na ngayon. Dahil syempre, nagla-lockdown tayo, tsaka may COVID. Pero dati, ano yung pinupuntahan natin sa Makati diyan dati? Yung K-Pol, we would go and watch the, I have no idea what the names of these places are. Masama lang ako. And dyan, venue yan ng mga indie bands. And yet, nobody's protecting them. May mga places na, hindi nila babayaran yung mga banda. Kasi sasabihin na, for exposure. Yan pala. Diba? That's crazy. Bakit? Hindi ba sila gumagastos? Hindi ba sila nag-ano? Dito, at kayo ha, mag-isip-isip kayo. Yung mga mahihilig humingi ng, wala, uy, may performance ka, pahingi naman libreng ticket. Hindi niya bayaran. Kumakain din ang mga taong ito. Kumakain yung mga yan, nagpa-practice, nagpapagod. Yung mga kompositor, may inspiration, may ano pa yan. May pinag-aralan. Why do you want to get this for free? At saka, sana itong panukalang batas na ito, lagyan yung kailangan for patriotism, for nationalism, hindi basta lang. Kasi ito yung magiging daan para pumasok na naman ang mga komunistang rebelde. Sana mabusisi itong maigi. Kasi napansin ko parang kulang eh. Nagsasaya na kaagad itong mga indie artists na ito. Hindi nila alam na, hoy, kawawa kayo. Unless, sila mismo ay mga komunistang rebelde. Diba? So, paano yan? Nakakaawa ko doon sa mga let's say, kagaya ko, di ba, classical performer. Yes. Wala kaming pwede, let's say, mga soprano, tenor, ganyan. Wala naman silang kinakanta talaga na puro Filipino eh. Kadalasan na tinuturo talaga, classical. Yung classical is foreign. Pag binasa mo yung bill, wala silang avenue. Hindi sila patutugtugin kasi hindi naman sila ang gumawa, kundi foreign artists. So, paano yan, hindi sila maririnig. Ang gaganda ng mga music nila. At sino po promote? Ogie Alcacid. Music niya ay ipopromote, gano'n. Reggie Velasquez. Sila? Yun ang ipopromote? Ay, leche. May maiinis lang ako, ha? Oh, sige. Ano sabi? Hindi, dito sa bakit gano'n? Pag may nagmumura sa isa sa amin, mahal ninyo. Hindi ako nagmumura. So, I take it against you guys, seriously. sinabi pa ni Lottie Escala. Kasi attorney palagi na lang demure yung iba, totyal, kahit nagagalit, di daw pwedeng magmura kasi mawawala composure nila. Ala. Di naman kami, totyal, hampas lupa kami. Unang-una, yung term na hampas lupa, sa amin nyo yan narinig. Tama. Kami nag-invento niyan. Pero, slap soil. I don't even use that term eh, kasi it's a dead, as a linguist. Oo, tama. Masyadong hindi ko i-endorso yung yung translation na yun. Pero nakakairita lang because we put in enough time. Pero naiintindihan ko na gustong-gusto ninyo parang yan eh, psychological yan. Ay, nagmura yung isang tao, para ka na rin nagmura. Para ka na rin nag-ano. Pero you don't give enough credit to those who actually do things other than entertain you. Saka, hindi naman mura yung mga pagsasalita ng mga ganyan mga words. These are just fancy terms na maiintindihan ng maraming tao. Kasi nga, expression na ito, maski nga yung mura, sinabi na nga ng Korte Suprema. It is just a way of expressing yourself, but it is not illegal. Kaya, at saka, kanya-kanya yan eh. Kung ako nag-asalta ng mga ganito, kasi si Atty. Trixie, hindi siya nagsalta ng ganon, di ganon, tanggapin na lang. Hindi yung, kailangan ba, iisa na naman kami. Ito nga ang maganda sa atin eh. Iba-iba tayo eh. And yet, unified pa rin tayo eh. Yan ang maganda doon eh. Unlike yung sa kabilang parlor, kailangan iisa lang ang frame of mind nila. Hindi pwede ko. Yung nga pala ko sila sabi, you're either for us or against us. Ay, leche, I will always be against you. Okay. Diba? May ano yan. May ganyan. Ang ano lang is, and I do understand na yung mga spikes in emotion are very, very entertaining. Pero the problem with that is, pagka natutunan ng kabila yung style na ganon, dun din ba kayo papanig? Kung ganun ka simple lang yung mahikayat kayo, ganun lang ka simple yung pagkakagusto ninyo, paano kung gawin ng kabila? Correct. Ma-ano dun, ma-
masasama na rin ba kayo doon? Yes. And people may think na yung personality na ganito is also the one in private. Hindi po. Kasi ako ganito lang, para lang mag-gets ng mga mabababang kukote sa kabilang parlor. Kasi kung ako magpapatweetams pa tweetams, do you think makikinig sila? Hindi. Pero tinatamaan sila eh. Pag sinasabing burakingkin sila, mga pakangkang, naku, galit na galit sila. Hanggang hihirit sila. Then, I achieved my purpose. Naku ko attention nila. Yun ang mga dapat babantayan natin ano itong ginagawa nga nitong kabilang parlor na ito at saka itong bill na ito yung Music Development Council. And then nung tinignan ko OMG, ang daming mga kaliwete pala rito. Eh syempre promotor si Rufus Rodriguez, di ba? Na gusto niya ipakita na siya yung sikat kasi siya lang ang nakaisip dito. Excuse me. Excuse me po. Kasi ang nakaisip niya, President Marcos pa, yung nga lang ayaw mo sabihin ang pangalan niya. Kasi nga, galit kayo sa kanya. Yun lang naman yun eh. Lahat ng anything about Marcos, galit kayo. Eh bakit ba galit kayo? Ibig sabihin, pag galit kayo, galit din kami? Ang tatanga, di ba? At dahil dyan, at dahil dyan, maraming salamat sa pagsubaybay sa tabayan itong araw na ito. Ang tabayanan, susunod na programang hindi pa rin umalitaw sa aking monitor. Hindi bale. Sa hanggang ngayon. In the Heart of Business. In the Heart of Business with Mama Lupa Hatisarne and Sir Lito Gabby. See you tonight. Hi. Over the weekend, may live 11. Ang Luminous po. At tapos mamayang gabi, may live yata. Yes. I'll be talking about 11 ang gabi. Okay. About the ages of precession bago age of Aquarius. Para malaman ninyo, mga age of Taurus, ano ba nangyari? I-round up din natin sa Luminous mamayang gabi ang mga legal mga cases that hit the headlines this week. Yes. Ayun, huwag kayong manood kung naghahanap kayo ng mura. Ha? Correct. Sa akin, maraming mura mamaya. Okay, see you. We'll see you then. Thank you. Si Trixie Cruz Angeles. Bye. Tambayan sa DWIZ.